tumatak si Teodora Alonso sa kasaysayan ng ating marahil hindi bilang isa sa mga tuwirang nakipaghamok sa mga mananakop. Siya ay first and foremost isang dakilang ina ng pambansang bayani. Alay ni Xiao Chua sa kanyang sariling ina ang kabanatang ito sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysaya nga mo po, it's Showtime! Alay po ang segment na ito sa aking mahal na mama na si Vilma Briones Chua. Kwento kasi ito ng isang ina. 185 years ago bukas, November 9, 1827, isinilang sa Masic, Maynila, si Teodora Alonso Morales Rialonda y Quintos. Siya na nga ang ina ng ating national hero na si Jose Rizal, kilala noon sa tawag na Doña Lolay. Ang ama ni Lolay ay isang dating delegado ng Cortes o ng Senado ng Espanya. Si Lolay mismo ay nag-aral at nakapagtapos sa paaralang kumbento ng Colegio de Santa Rosa sa Intramuros. Bihira noon ang India na nakapag-aral at may personal na aklatan na may 1,000 aklat, imagine? Kaya bilang ina, naipasa niya sa kanyang mga anak, lalo na si Jose Rizal o si Pepe, ang pagmamahal sa kaalaman. Walang Jose Rizal na dakilang tao kung walang Doña Lolay. 11 naging anak ni Francisco Mercado. Wala pa yata ang RH noon. Ngunit magaling si Lolay sa negosyo. Ang mga pananim ng kanilang plantasyon na nirerentahan sa mga praile ay kanilang binibenta sa isang sari-sari store sa unang palapag ng kanilang bahay na bato sa Calamba, Laguna. Naging komportable ang buhay ng pamilya Rizal Mercado. Ngunit lumabo ang kanyang mga mata at sinasabing isa ito sa dahilan kung bakit nag-aral si Pepe ng ophthalmolohiya sa ibang bansa. Actually, hindi lamang ang kanyang mata at ang pagkawalay sa anak ang ininda niya. Nakulong siya ng 2 taon dahil pinagbintangan siyang nilalaso ng kanyang hipag. Binitiwan sila ng kanilang mga kaibigang praile at Espanyol. Sa edad na 64, pinalakad naman siya mula Maynila hanggang Santa Cruz, Laguna dahil hindi raw niya ginamit ang tamang apelido. Pinalaki niya maayos ang kanyang mga anak na may pagmamahal sa bayan. Si Pasiano, Josefa at Trinidad halimbawa ay naging mga kasapi ng katipunan. Ngunit, nung bata pa si Rizal, pinag-ingat niya rin ito. Sa pamamagitan ng pagkukwento ng nangyari sa isang gamugamo na nasilaw sa apoy ng karunungan at nasunog sa kabila ng babala ng ina. O anong pait sa kanyang puso na makita sa huli ng kanyang anak na si Pepe isang araw bago ito barilin noong 1896. Hindi man lamang pinayagan na magyakap sila. Hindi na kailangan ng salita. Tanging nasulat ni Rizal sa huling pagkakataon para sa ina, Ami Muy Amada Madre. Sa aking mahal na ina, Señora Doña Teodora Alonso, alas 6 de la mañana del 30 de diciembre de 1896. Sa kabila nito, ng alayan ng mga Amerikano ng pension si Lolay, kanyang sinabi sa kanila, ang aking pamilya ay hindi kailanman naging makabayan dahil sa pera. Namatay si Teodora Alonso noong 1911. Ang magsilang at magpalaki ng mga anak na inaalay sa ikauunlad ng bayan ay kabayanihan. Ang atin pong mga ina ay mga bayani. Ako po si Xiao Chua, Pans Television ng Bayan. And that was Xiao.